All these years, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari. At hanggang ngayon, hindi ako makaahon sa bangungot na yun. Do you think matatahimik ako ngayon na alam ko na na si Jared ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Cheska? Walang kasalanan si Jared. Kahit ano pang sabihin mo, he's already involved. Trisha, pwede ba wag mong palalaayin ang sitwasyon? Oo, si Jared niya ang lalaking gustong-gusto noon ni Cheska. Pero ako mismo ang kumausap sa kanya na hiwalayin niya ang kapatid ko. At sa palagay mo ba hindi ako nagigilty? May kasalanan din ako. Dahil ako ang totoong dahilan kung bakit niya nagawa yun. Kung sinabi mo lang sana sa akin noon pa, hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Walang patid ang pagdaloy ng mga luha sa pisngi ko. Kinabig ako ni Mark palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. I'm sorry. I only did what I think is right. Alam mo ba kung anong ipinangako ko sa kapatid mo? Mabilis akong bumitiw sa kanya. Nangako ako na ipaghihiganti ko siya. Trisha! I was torn between Jared and Cheska. Pero kung papipiliin mo ako sa kanilang dalawa, alam mo ang isasagot ko. Walang likod-lingon na lumabas ako ng silid. Ang gulo-gulo ng isip ko at hindi ako makapag-isip ng tama. Pero sa bandang huli ay kailangan ko pa rin mamili kung ano ang susundin ko. Ang sinisigaw ng aking puso o pagre-rebelde na nasa isip ko. What? Bigla akong napalingon kay Tito Patrick sa narinig. Kararating lang namin mula sa business trip sa Davao. Palabas na kami ng airport nang makatanggap ako ng tawag mula kay Mark. What do you mean she is missing? Sinaklot ng pag-alala ang dibdib ko sa narinig. Hindi sinagot ni Mark ang tanong ko. Basta ang sabi niya ay dumiretso na agad kami sa mansyon ng mga Alejo. Doon na lamang daw niya sasabihin ang iba pang detalye. Mas lalo lamang tuloy akong kinabahan. What is it, Jared? Nagtataka na tanong sa akin ni Tito nang makita ang reaksyon ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Pero karapatan niyang malaman ang tungkol doon. Trisha is missing. Nakita ko ang takot na nagdaan sa kanyang mga mata. Dalawang araw na palang nawawala si Pat. Bakit ngayon mo lang pinaalam sa akin? Naiirit akong asik. Gusto kong suntukin si Mark pero pinigilan ko ang sarili. Paano niya nagawang maging kampante sa kabila ng pagpapanik ng lahat? I tried pero pinigilan ako ni Tita Elvira. Nilingon niya ang mami ni Pat na kanina pa umiiyak habang nasa tabi ang kanyang asawa. Ganun lamang ang takot niya sa magiging reaksyon ni Tito Patrick. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Trisha. Madalas siyang hindi umuwi ng bahay kung kailan niya gustuhin. Anong ibig mong sabihin? Na wala kong dapat ipag-alala? Damn it, Mark! Hindi nga natin alam kung nasaan siya. Walang makapagsabi kung saan siya nagpunta. At kahit ang mga pulis, walang lead sa paghahanap sa kanya. Hindi ko kayang tumayo na lang rito at maghintay na lang sa pagbabalik niya. Nag-aalala rin ako para kay Trisha, pero mas higit na kilala ko siya kaysa sa'yo. She had her own reason kung bakit gusto niyang mapag-isa. She will come back soon. May nangyari ba kay Pat na hindi ko alam? Nagdududa na tanong ko. Bukod kay Gian ay si Mark lang ang alam kong malapit sa dalaga. At kung mayroon man siyang kinakaharap na problema, alam kong si Mark ang una niyang lalapitan. Tell me, is there something wrong with her? Naging mailap ang mga mata ng kaibigan. Siguro nga, dapat mo ring malaman ang... Trisha! Napalingon kaming lahat sa pintuan. Trisha! Humahangos na sinalubong ni Tita Elvira ang anak. Where have you been? Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo ba na, masyado mo kaming pinag-alala? Ma'am, I want to rest. Bumitiw siya sa pagkakayakap ng ina. She looked different. Para siyang wala sa sarili. Nanalalim ang kanyang mga mata at namumudla siya. Yan lang ba ang sasabihin mo pagkatapos mong hindi umuwi ng dalawang araw? Pinigilan ni Tito Patrick sa braso ang dalaga bago pa siya makapanhik ng hagdanan. Patricia, sumusobra ka na! Habang tumatagal ay lalo kang lumalala! Ano bang problema mong bata ka? She lazily looked at her father. You don't have to ask me, Dad. You already know what it is. You! Umangat ang kamay ni Tito Patrick na agad doon namang napigilan bago pa yon dumapo kay Pat. Patricia! Come back here! Patricia!
Ngunit tuloy-tuloy na umakyat si Pat na tila walang narinig. Nagmamadali namang sinundan ni Nanay Ising ang dalaga. Tito, hayaan na muna natin siya makapagpahinga. Pagod lang siguro siya. I tried to calm him. Ngunit binigyan niya ako ng matalim na sulyap at basta na lamang tumalikod. I really don't know what is happening. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon si Pat. Dalawang araw lang akong nawala pero parang ang dami nang nangyari. Apat na araw na lang at kasalan naming dalawa. At kung kailan akala ko ay okay na ang lahat ay saka naman nagkaroon ng problema. Bumalik ako kinubukasan para kamustahin si Pat. Pero sa may pintuan pa lang ng kwarto niya ay hinarang na ako ni Nanay Ising. Ayaw niyang tumanggap ng bisita. Gusto ko lang po siyang makita. Pakiusap ko sa kanya. Pero umiling lang ang matanda. Hayaan na muna natin si Pat. Magmula kahapon ay hindi na siya lumabas ng kwarto niya. Kahit ang mami niya ay ayaw niyang makausap. Ako lang ang pinapayagan niyang pumasok sa loob. Napabuntong hininga na lang ako. May alam po ba kayo kung bakit siya nagkakaganyan? Muling umiling si Nanay Ising. Dati naman nagsasabi sa akin ang batang yan ng mga problema niya. Pero ngayon kahit anong pilit ko ay ayaw niyang magsalita. Kung ako na po kaya ang kumausap sa kanya, gusto kong subukan. Baka ako ang kailangan ni Pat. Ngunit muli akong hinarangan ni Nanay Ising. Mas mabuti na pabayaan muna natin siya, Jared. Malay mo, baka bukas ay okay na si Pat. May pinagdadaanan lang siguro siya. Intindihin na lang natin. 2 days before the wedding, hanggang ngayon ay walang pagbabago kay Pat. Nagpapanik na halos lahat, especially our parents. Kung ako ang tatanungin, okay lang sa akin na mapospon yun. Lalo na ngayon sa sitwasyong kinakaharap niya. Naabutan kong nagtatalo sina Papa at Tito Patrick sa may veranda. Iginigiit ni Papa na matuloy ang kasal. Pero humihingi ng konting panahon si Tito Patrick. Patricia is not doing well. Para kay Papa, kapag napospon ang kasalan, para na rin daw napospon ang merging ng dalawang kumpanya. I laugh bitterly. Hanggang ngayon ay puro business pa rin ang nasa isip niya. He doesn't care about others. Isa yon sa mga bagay na hindi namin mapagkasunduan na mag-ama. Don't worry, Tito. Siguradong matutuloy ang merging dahil matutuloy ang kasal. Lahat kami ay napalingon ng magsalita si Pat. Hindi ko namalayan na nasa likuran ko pala siya at nakikinig sa pag-uusap ng dalawang matanda. Patricia? Umaaliwalas ang mukha ni Tito Patrick nang makita ang anak. Nang magtangka siyang lumapit ay mabilis na umiwas si Pat at muling bumalik sa kanyang silid. Hindi ako nagdalawang isip na sundan siya. Ito ang hinihintay kong pagkakataon. Mabuti na lang at hindi nakalak ang pinto ng kanyang kwarto. Nangahas akong pumasok sa loob at nakita ko si Pat sa ibabaw ng kama. Pat, marahan akong lumakad patungo sa kanya at maingat na umupo sa gilid ng kama. How is your feeling? Nagugutom ka ba? Ikuha kita ng pagkain sa ibaba. Hindi siya kumibo. Natili lang siyang nakahiga patalikod sa akin. Ganun na lamang ang pagpigil ko na abutin siya at ikulong sa mga bisig ko. I miss her so much. Pakiramdam ko ay isang buwan ko siyang hindi nakita at pinag-alala niya ako ng husto. Ang dami kong pasalubong sa'yo galing Davao. Lahat ng binilin mo sa akin nabili ko. Wala akong nakalimutan. Pinasigla ko ang boses ko sa pagbabaka sakaling makuha ko ang atensyon niya. May isa pa kong surprise sa'yo. Remember that cute puppy na nakita natin noong isang linggo sa may pet shop? Naghihintay siya sa'yo sa ibaba. She is so excited to meet you. But still, there is no response from her. Tumayo ako para sana lumabas. Hindi ko siya mapipilit kung ayaw niyang makipag-usap sa akin. Jared, nang lumingon ako ay nakita ko siyang bumangon at patakbong lumapit sa mga bisig kong naghihintay sa kanya. Hey, bakit ka umiiyak? Ngunit imbis na sagutin ako ay lalo lamang siyang humagulgol ng iyak. Shh, it's okay. I'm here. I'll always be here for you. I whispered, trying to comfort her at hinalikan ko siya sa ibabaw ng kanyang ulo. Maingat kong ibinaba si Pat sa ibabaw ng kama at kinamutan pagkatapos. Nakatulugan niya ang pag-iyak. Wala man siyang sinabi sa akin, sapat na yun para malaman ko na kailangan din niya ako. Lumabas ako ng silid para hanapin si Nanay Ising. Magpapaluto ako sa kanya ng paborito ni Pat. Siguradong maghahanap siya ng pagkain pagising niya. Nagising si Pat sa maingay na ringing tone. Nakita niya ang cellphone ni Jared sa ibabaw ng bedside.
wala sa loob na kinuha niya yon at nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makita ang pangalan ni Margaret sa screen. Ako naman ito si Patricia. Habang nagkakagulo ang lahat ay nasa isang tabi lang ako. Tahimik na nakamasid sa mga kinikilos nila. Katatapos lang akong ayusan. Suot-suot ko na rin ang magarbo kong wedding gown. Lahat ng makita sa akin ay pinupuri ako. According to them, I'm the prettiest bride they've ever seen. Ngunit nakakapagtaka na hindi ko magawang ma-appreciate yon. Cheer up! Ano ka ba? This is your big day! Just smile and relax! Natutuwa na sabi ni Ate Paula sa akin. Umuwi pa talaga siya mula Singapore para lang dumalo sa kasal ko. Ate Paula is right. Normal lang nakabahan ka. But don't forget to smile. Segunda naman ni Ate Pamela. Ilang sandali pa ay lumapit sa amin si Mami. Nang makita ako ay naging emotional na naman siya. Pumasok ng kwarto si Daddy at hindi ko maintindihan ang nagdaan sa mga mata niya. He just smiled at me. Nang hindi rin siya makatiis ay lumapit din siya sa akin at walang babala na niyakap ako. Sa muling pagkakataon ay nakumpleto ulit ang pamilya ko. Ganun na lamang ang kaligayahan ko na makasama silang lahat. Nahiling ko na sana ay parati kaming ganito. Pero dagliring napawi ang kaligayahang yun nang maisip ko kung anong mangyayari pagkatapos ng araw na to. Halos dumagundong ang dibdib ko sa kaba. Panay ang tingin ko sa oras mula sa cellphone. Nasa loob ako ng bridal car kasama ang mga magulang ko. Pero nang hindi makatiis si Daddy ay bumaba na siya ng sasakyan. Sumunod na rin si Mami. Nagpapanik na ang mga bisita. 20 minuto na ang nakaraan ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin dumating ang groom. Ano ba? Naka-off pa rin ang cellphone ni Jared? Naiinis na sabi ni Vince. Kanina pa kasi nito tinatawagan ang kaibigan. Punta na kaya natin siya sa condo niya. Baka naman doon siya nagstay kagabi. Wika ni Tyron. Mabuti pa nga, baka ano na nangyari sa kanya? Sang-ayon ni Ryle. Nasa tabi niya si Muriel na baka sa mukha ang pag-aalala. Mabilis na umalis si Tyron at Vin sakay ng kotse. Pagkaraan ay lumapit sa kinaroroonan ko si Mark at sumilip sa bintana. What are you thinking, Trisha? I'm thinking of going home. Hindi na siguro siya darating. Hindi lumilingon na sagot ko. But to my surprise, when he grabbed my arm. Sabihin mo sa akin kung ano nasa isip mo. Anong ginawa mo? Ngunit bago pa ako makasagot nang biglang sumakay ng sasakyan si Mami. Bigla akong binitawan ni Mark at tsaka lumayo. Trisha, are you alright? Nag-aalala na tanong niya. Ma'am, I want to go home. Hindi na darating si Jared. Walang kasalang magaganap. We're going home. Bigla niya akong niyakap. Sasabihin ko sa daddy mo na umuwi na tayo. Trisha, anak. Paakyat na ako sa kwarto nang tawagin ako ni daddy. Napilitan akong huminto at humarap sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin at paulit-ulit siyang humihingi ng sorry sa akin. Sinisisi niya ang sarili sa mga nangyari. Malungkot akong ngumiti. It's okay dad, don't worry, I'll be fine. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na mahalaga ako sa kanya. Na mahal din pala niya ako bilang anak niya. Nang makarating ako sa silid ko, doon bumagsak ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Mas doble pa pala ang sakit na nararamdaman ko kaysa sa aking inaasahan. It hurts so bad na halos hindi ako makahinga. Ako ulit ito si Jared. Bigla kong nasapo ang ulo nang magising. Hangover na naman at wala talaga akong kadaladala. Bumangon ako para sana magpunta ng banyo pero nagulat ako nang makita si Margaret na natutulog sa tabi ko. And we're both naked. Muli kong nasapo ang ulo. Tsaka ko lang naalala na pinuntahan niya ako kagabi sa hotel na tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nandoon ako. She said that she only want to greet and congratulate me. Hindi ako nakatanggi nang magiya siyang uminom. Mayroon siyang dalang alak, kahit daw 2 shot lang. Pero pagkatapos nun ay wala na akong maalala. Kung paano kami nagtabi, marahil ay dala ng kalasingan naming kagabi. Good morning! Nakangiting bati sa akin ni Margaret nang magising. Walang good sa morning. Siguradong malalagot ako kay Pat kapag nalaman niya ang tungkol dito. And speaking of her, bigla kong naalala na ngayon ang araw ng kasal namin.
Mabilis akong lumingon sa desk clock at nakita na alas 11 na ng tanghali. Kanina pang alas 10 ang oras ng kasal namin. Mabilis akong tumayo at nagmamadali akong nagbihis. Baka sakaling maabutan ko pa siya sa simbahan. Jared! Niyakap akong bigla ni Margaret mula sa likuran. Please stay, huwag mo akong iwanan. Pinilit kong makabitiw mula sa kanya. I can't, hinihintay ako ni Tricia. Please, Margaret, stop. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo kagabi? Do you think maaabutan mo ba siya sa simbahan? Then, good luck to you. Sa bandang huli, sa akin ka pa rin babagsak, Jared. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya. Kailangan kong makaalis kaagad. Pero nasa pintuan ako nang mahagip ng mga mata ko ang bote ng alak na ininom namin kagabi. Halos wala pa sa 1/4 ang nababawas doon at imposible na malasing agad ako maliban na lang kung... Sa isang iglap ay nakalapit ako kay Margaret at hinablot siya sa braso. Anong ginawa mo sa akin kagabi? Anong nilagay mo sa inumin ko para makatulog ako? Sinadya mo ba to para hindi ako makasipot sa kasal ko? Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Stop lying, Margaret! Hindi ko napigilan ang sarili ko. Malamang ay nasuntok ko na ang maganda niyang mukha. How could you do this to me? Alam mo ba kung gaano kalaking pinsala ang ginawa mo? I love you so much that I can't let you go. Masyado kang makasarili. Lumayas ka ngayon na! Itinuro ko sa kanya ang pintuan. Umalis ka na bago pa ako makagawa sa'yo ng hindi mo magustuhan. Ngunit imbis na kumilos siya ay nakipaglabanan siya ng tingin sa akin. Pagkatapos ay umangat ang sulok ng mga labi niya. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako ang may idea ng lahat ng to? Magagawa mo kaya siyang saktan? Kumunot ang noo ko. Sumunod ako sa utos niya dahil alam ko na ako ang makikinabang pagkatapos. Siya ang may gusto na hindi matuloy ang kasal mo at hindi ako. Siya ang mastermind ng lahat ng to. Sinong siya? Sino pa kundi ang bride mo? Si Tricia Alejo. Nagsisinungaling ka lang. Bakit hindi mo siya tanungin? Do you think malalaman ko ang kinaroroonan ng hotel mo kung hindi niya sinabi sa akin? Hindi ko gustong maniwala. Imposibleng gawin yun ni Pat. Pero kailangan kong makasiguro. Ano kaya ang mararamdaman ni Jared ngayong nalaman niya na ang taong pakakasalan niya ay siya pa ang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal nila? Ano kaya ang mangyayari sa kanilang dalawa? Matutuloy pa kaya ang naunsyaming kasalan? Abangan natin yan sa mga susunod na tagpo ng ating kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat po.